kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Isa sa naging matunog na pangalan noong nakaraang halalan ay ang pangalang Andrew E. Matapos itong humatak ng napakaraming tao para sa isinagawang meeting di avance, nang nooy tumatakbo pang presidente na si BBM, si Andrew Ford Valentino Espiritu, o mas kilala sa tawag na Andrew E., ay isang Pinoy rapper, record producer, aktor at komedyante na ipinanganak sa Paranaque City noong 30 taong 1967. Ang kanyang pangalan ay hango umano sa apostol na si St. Andrew, habang ang Ford naman ay galing sa mayamang may-ari ng Ford Motors Company, at ang pangalang Valentino ay galing naman umano sa isang banyagang palabas na kinahiligan ng kanyang ina. Ayon kay Andrew E., mahirap lang daw sila ngunit may masaya at makulay na pamumuhay. Ang kanyang ina ay isang mananahe, habang ang kanyang ama naman ay isang dating seaman na napauwi noong 1989 matapos itong makuryente sa pinagtatrabahuhang barko. Kaya naman matapos nito ay nagtrabaho na lamang bilang barbero ang kanyang ama at hindi na muli bang bumalik sa pagbabarko. Ang kanyang lolo at lola naman sa side ng kanyang ina ay pareho umanong may kaya o may sinasabi sa buhay, kung saan gumagawa ito ng mga souvenirs at handicrafts na siya namang na ibibenta at binabagsak sa kilalang sikat na pamilihan ng handicraft sa Pilipinas na kung tawagin ay tesoros. Tuwing walang pasok ay palagi raw na tumatambay si Andrew E. sa tahanan ng kanyang lolo at lola, kung saan sa edad na 7 gulang ay natuto itong magbanat ng buto sa pamamagitan ng pagtulong sa handicraft business ng kanyang mga grandparents. Dito rin daw ano siya natuto na magtuklap ng balat ng sawa maging ng buwaya na kanila namang ginagawa bilang pitaka, sinturon at pati na sapatos. Pero sa kabila ng kanyang pagtulong ay hindi naman raw pera ang ipinapasahod sa kanya, kundi isang pagkain na talaga namang paborito umano niya, gaya ng hot dogs at marami pang iba na sa tingin niya sa ganong edad ay pagkainan ng pangmayaman. Dagdag pa nito ay ginagawa lang daw niya na tulungan ng kanyang lolo at lola dahil sa mahal na mahal niya raw ang mga ito. Samantala, sa parehong edad rin ng pagbantay si Andrew E. sa barberya ng kanyang ama, at pagkatapos ng pagsasara ay dali-dali naman siya umanong dinadala ng kanyang ama sa pinakamasarap na tapahan sa Dunggalo sa Paranaque upang pakainin bilang gantimpala sa kanyang ginawang pagbabantay. Bata pa lamang ay sadyang kinahiligan na ni Andrew E. ang musika, partikular ang genre ng rap music, kung saan ay naging inspirasyon niya umano ang mga banda tulad ng Jackson 5, Commodores at maging si Michael Jackson. 1982 nang unang makapagtrabaho si Andrew E. bilang DJ, at sa taong 1987 naman nang lumipat at makapagtrabaho ito sa isang sikat na diskuhan na kung tawagin ay Stargazer Disco, hanggang sa malipat ito sa Zigzag at pati na sa Rumors, kung saan sinasabing madalas niya raw makita ang nooy papausbong na karera ng aktres na si Dawn Zulueta. Hanggang sumapit naman ang taong 1988 nang makapagtrabaho si Andrew E. sa lugar ng Makati, partikular sa Euphoria, na kilalang high-end disco bar na puntahan ng mga bigating artista tulad nila Chris Aquino, Aiko Melendez at Rufa Gutierrez, maging ng mga empleyado ng embassy at anak ng mayayaman at kilalang mga personalidad. 1984 daw nang magkaroon naman siya ng isang black foreigner na kaibigan mula sa lalawigan ng Clark, Pampanga, kung saan habang tumatambay ay tinuturuan umano siya nito na umawit ng rap music na siya namang nauuso sa mga western countries. Dahil dito ay natuto na si Andrew E. na sumulat at gumawa ng mga kantang rap, at isa nga sa kanyang mga naisulat ay ang Humanap Ka ng Pangit. Balak rin kasi nito na maging tanyag na rap artist o di kaya'y maging artista. Pero makalipas ng 5 pangarap ay halos panghinaan na umano ng loob dahil sa parang wala umanong nangyari sa kanyang karera. Hindi rin sapat ang kanyang kinikita, at kasabay pa nito nang pauwiin ang kanyang ama matapos maaksidente mula sa pinagtatrabahuhan nitong barko. Isang pagsubok din ang dumaan kay Andrew E. matapos itong maging suspect sa isang hit and run. Pero
Mabuti na lamang at napatunayan niyang hindi siya ang nakasagasa sa matanda dahil noong mangyari umano ang insidente ay nasa club umano siya at nagtatrabaho bilang DJ na nakita naman sa kanyang time card. Nang sumapit ang taong 1991 habang nagtatrabaho bilang DJ sa Euphoria, nang madiskobre siya ng musician at radio TV personality na si Ramon RJ Jacinto matapos nitong may rekomenda ang nooy DJ pa lamang na si Andrew E. At sa parehong taon ay nagkaroon siya ng television debut sa That's Entertainment sa pangunguna ng host na si Herman Moreno. At dito rin niya unang nai-release ang album na Humanap Ka ng Pangit kasama ang mga kantang Andrew Ford Medina, It's Andrew E. At Mas Gusto Mo Siya sa ilalim ng recording studio na Viva Records. Nabuhayan si Andrew E. dahil sa wakas. Sa tagal ng kanyang pag-aantay ay kinilala at na-appreciate din ng mga Pinoy ang rap music. Partikular na ang kanyang mga kanta. Kalagitnaan ng 1997, nang magtatag naman si Andrew E. ng isang independent rap label na kanyang pinangalanan bilang Dunggalo Records para sa layunin ng pagtuklas at paggawa ng mga bagong talento sa rap music. Isa sa mga napasikat ni Andrew E. na grupo ay ang Salbakuta, kung saan ay naging bestseller ang kanilang debut single na Stupid Love, at ginamit rin mismo ang kantang ito sa pelikulang pinagbitahan ni Andrew E. taong 2000 nang maging consultant naman siya ng nooy kasalukuyang mayor ng Caloocan City na si Reynaldo Malonzo para sa Entertainment and Cultural Affairs, habang 25 naman ng Marso taong 2002 nang ma-release niya ang album na Porno kasama ang mga kantang Body Language, Sinabmarin, Tinamuran, Twinkle at marami pang iba. Samantala, habang nagtatap naman ang kanyang mga kanta ay kasabay rin ito ang pag-usbong ng kanyang karera sa paggawa ng mga pelikula na hango rin sa kanyang mga ginagawang kanta tulad ng Pitong Gamol na hango sa kanyang kantang Andrew Ford Medina, Huwag Kang Gamol, na inilabas noong 1991, ang Boyfriend Kong Gamol na inilabas naman noong 1993, Banyo Queen noong 2001 at marami pang iba. Ilan rin sa kanyang mga nakasamang bigating artista ay sina Robin Padilla, Jano Gibbs at iba pa. Habang sa mga leading lady naman ay sina Alice Dixon para sa pelikulang Ang Boyfriend Kong Gamol. Mega Mall na katambal naman si megastar Sharon Cuneta. Ang salitang gamol ay isang termino na kanyang pinasikat na ayon sa kanya ay anything na kabaliktaran ng positibo, yun ang kahulugan ng salitang gamol. Sa kabila ng kasikatan at sunod-sunod na paglabas ng pelikula at musika bandang 1998, nang bahagyang tumamlay ang kanyang karera dahil na rin sa mga nauusong pamimirata sa Pilipinas. Kaya naman sa mga huling bahagi ng taong 1990s nang mamalagi muna siya sa bansang Japan upang mag-perform sa mga naglalakihang clubs at kalaunay, na kapaglabas ng CD single na may dalawang Japanese rap song na patungkol naman sa maling pakikipagsapalaran ng isang turista sa lugar ng Tokyo, Japan, 2013. Nang ipinalabas ang kauna-unahang pelikula nito sa ilalim ng Star Cinema na pinamagatang Rakiteros, na isang comedy movie para sa ika-20th anniversary ng kumpanyang Star Cinema at ABS-CBN Film Productions. 2017 naman, nang mapabilang si Andrew E. bilang Sing of the Crime Operative sa Sing Investigators sa Pinoy adaptation ng I Can See Your Voice. Habang noong September 2019, ay muling nagbalik sa big screen si Andrew E. para sa pelikula nitong Sanggano, Sanggagot, Sangguwapo, kasama ang mga co-stars nitong sina Dennis Padilla, Jano Gibbs, Lois De Los Reyes at Eddie Garcia sa ilalim ng muling pagbabalik niya sa Viva Films kasama ang direktor na si Al Tantay. Nang sumapit ang taong 2022, nang muli niyang niyanig ang mga entablado matapos humakot ng libo-libong mga tao sa isinagawang caravan ng nooy tumatakbong pangulo na si BBM,
Kitang-kita naman sa marami ang pagkasabik nila sa Pinoy rapper dahil sa di mapigilang pagsabay sa bawat kanta nito, maging ang paglulundagan ng mga tao habang nagpi-perform si Andrew E. sa ibabaw ng entablado. Sinasabing dahil rin sa mga ginawang pag-ingay ni Andrew E. kung kaya't nagkaroon ito ng malaking impact sa mga isinagawang caravan ni BBBM. Di rin mapigilan ng mga batang paslit na makiindak at makisabay sa pinausong jingle ng rapper na si Andrew E. Tunay ngang mapahangga ngayon ay mahal pa rin ng marami ang naturang rapper dahil sa ipinamalas nitong kakaibang talento pagdating sa rap music. Napatuloy pa rin tinatangkilik basta't gawa ng nag-iisang Andrew E. Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador.